Well, ano eh, tatawa ko yung mga vlogger na tumitira ka mo sa akin, dead man na doon. Eh kasi totoohanan lang, hindi ba nandun yung sa ano, A Thousand Cuts, tapos tinuturuan ni Cayetano kung paano magsuhol ng reporter. Napanood ko yun eh. Diba sabi, o pwede, o kung yung pinag-uusapan nila noon, si Mocha, si Byron, at saka si Cayetano, na huli nung ano, nung A Thousand Cuts na nagre-record, na ano, sabi, pwede ka magpa-interview tapos planted yung questions. O ganoon. Eh, ano ba tawag doon? Di ba corruption yun? Tapos ako pa, eh, di ba si Cayetano yung bumara kay Inday? Yung tinakot si Inday na mabibreak yung coalition ng mga Duterte? O tapos, nung nagkabaro-bala na si Cayetano tsaka si Inday Sara, kanino nag-side niya si Mocha tsaka si Byron? Eh, di ba kay Cayetano? Tapos ngayon sila makautot na DDS, mga lulo na yun. Ano nga akong gaguhin? Lokohan yan. Cayetano yan. Husus. Tsaka pangalawa, eh ano utang na lubok ng mga Duterte? Eh in fairness naman, natutuwa ako ng pinainayos nila yung Davao, pero nakikita ko, susuportahan ko sila dahil nakikita ko sila in the best position to change ano things for the better, pero hindi dahil sa apelido lang nila. Tingilan nyo nga ako. So yung banat bayan na yan, ulul. Nung nag-away si Inday tsaka si Cayetano, ay Cayetano kayo nag-side. Kaya nga tayo nag-split eh, dahil sa away na yun eh, di ba? Kaya nga lumayo ako sa inyo eh. Kasi nasa tama si Inday, si Cayetano yun nang ba-blackmail, sumay kayo kay Cayetano. Ganun. Tatado rin kayo eh. Alright, tuloy natin. So, anyhow, balik tayo sa issue. Ano? Loko-loko na, parang ano naman yun? Tipi, lumalaki na ulo. Matagal na malaki ulo ko, gabi. Alright, tuloy na. Ano, so yung kay Bongbong Marcos, ano, October, mali, November 22 yung deadline. November 22. Sinasayang niyo yung oras ko. Diba? So sabi ko, natatawa pa nga kayo parang, ay, mga ano daw, Duterte supporter na, na ano daw, peke. Bakit? Kailangan ba ng totoong Duterte supporter? Hindi ba pwedeng bayan ng suportahan? So ano gusto ninyo? I-entrench natin ang personality politics? Yung ano, personalidad, ano to, fans club? Ang kinabukasan ng bayan ay fans club? Ganon? Aba, eh kung hanggat hindi yan fans club, siguro kung basta Duterte yung tatraidorin ko, sige, laitin nyo lang ako dahil talagang ano, nilalabag ko rin mga paniniwala ko noon. Kasi pa nagkaroon ng basta Duterte fans club, malamang ako yung maging ano, muse. Ganyan. Ay nako. Anyhow, sasayang kayo ng oras. Tuloy natin. At tanong nga natin, no, paano mo na-interview si Duterte? Di ba, ano, sinulit ni, ano, tama mo lang kung hindi. Pinilit ni Senator Bongo dahil, ano, nangyak naman, umiyak sa vlogger. Isipin nyo yun, guys. Tatakbong presidente, iiyak sa vlogger. Vlogger lang. Tapos si Pangulong Duterte, bago mo ma-interview yan, 2 weeks yan. Diba? 2 weeks yan na magpapa, ano, i-screen pa yung question, PPSG pa, ganyan, halo-halo na yan. Ano ginawa mo sa Senator Bongo sa mga vlogger? Sa, ano, tapos pinag-interview mo sa Pangulong Duterte, naka-zoom lang. Tapos yung nag-interview sa kanya, naka-baseball cap. Hindi ba medyo binastos nyo yung, ano, opisina ng presidente, ginano nyo si presidente? Ganyan ba, di, kung gusto nyo nang respetuhin yung presidente, kayo muna mag-respeto sa presidente. Eh, binabastos nyo si Pangulo eh. Huwag ganyan. Mismo si Pangulo, binabastos nyo eh. Hindi lang si Pangulo, yung mismo opisina niya. Kung ganyan lang din ang pagrespeto sa opisina ng Pangulo, wag na lang. Kalokohan lang yan. So ano, iiyak na naman kayo ngayon. Oh, may balita pa ako, lalabas na yung mga survey results. Parang iiyak din kayo bukas at saka sa Lunes. Ano, paano, iiyakan na lang tayo. Kung gusto nyo sabihin, kung gusto ng mga ibang mga Duterte supporter dyan na respetuhin ang Pangulo, mauna kayo. Pag nirespet, pag ang kinakausap nyo, Pangulo ng Pilipinas, yan ang kinatawa ng 100,000,000 Pilipino. Tapos, hindi ka man lang mag-dress code, hindi ka man lang bumili sa yung mumurahin na polo sa Onesimus, hindi pa 500, 800 pesos lang, para man lang respetable kang tingnan. Ang ginawa mo, tinanong mo na ano, katatanga na nga ng mga tanong eh. Tapos naka-baseball cap ka pa, naka-shades ka pa.
Tapos kakausapin mo, interview mo si Pangulo ng live, gitna ng gabi. Yung tandaan na yun, hindi mo pinatulog ng maaga. Tapos kami pa nang babastos kay Pangulo ngayon. Lul, mo kaming lokohin dyan. Nangangagago. Diba, real talk lang. Kami pa talaga nang bastos kay Pangulo. Doon sa mismong interview, hindi pa nag-umpisa yung interview, unang frame pa lang, ikaw na bastos. Yun ang dahilan doon. O ano, iiyak mo naman si Bongo pagkatapos na ito. Uulanan niyo na ako ng kaso. Eh siguraduhin niyo lang na ikakaso niyo sa akin ni Plunder o mga genocide, mga ganon. Yung talagang sigurado na kulong ako dahil pag ako pinaulanan niyo ng kaso na hindi malabo, good luck na lang ako ano reaction ng 1.7 million ko na followers at kakalat pa yan. Promise, alam ko na ano, to a certain extent I'm a political monster, pero you know, in the, in for your own sake, do not convert me to an even bigger monster. Nabalita nga ako, may nag-text sa SMNI eh. May gawin sa akin. Buti na lang yung SMNI, dead ma. Mga galawan nyo na yan. Partida ha, hindi pa kayo presidente niyan. Hindi pa kayo presidente niyan, diktador na kayo. Paano pa presidente ka, ano, Senator Bongo? Paano pag naging presidente ka, lahat na kukontra sa'yo, iiyak ka, tapos ibubuli mo? Ganun ba?